Okay, so now let's start the rigging part ng ating character. So again, this is a base mesh muna, ha? So I have already set it. Let me just go to modify, freeze transformation. Ha? So ngayon, gagawin natin is to start with the rigging. Ngayon, first off, punta tayo doon uli sa shelf. Now, if your shelves are not showing tabs, you just go to the settings. And then you turn on the shelf tabs. Yan. Para makikita nyo yung mga tabs niya. Yan. If it's just not, ha? If it's just not. Now, sa rigging tab, ang gagawin ko, I'll just select this. Itong pinaka quick rig menu natin. Yan. Yan. Medyo naka-ano siya. Ito yung quick rig menu. Only this one, yan, si quick rig. Okay. Ngayon, ang mangyayari dito is, we will select, instead of the automated way of rigging, we will select the step-by-step. At pagkatapos nating mapili si step-by-step class, we will just click the plus. Ibig sabihin nun, gagawa siya ng rig data. Gagawa siya ng rig data. Kiklik natin ngayon yan. So now we have a rig file active. Now this, ang quick rig setup is really easy and understandable. Bakit? As you can see here, every tab has a number. So it is already telling you the steps, you know, kung ano yung gagawin. So you can actually do this on your own. Mag-isa kayo. Pero, sige, let's still do this together muna. So first, select the object or select the character. Base mesh, and then you click in the geometry tab, you click the plus. So this means dito sa existing rig data na to or rig file, i-add niya yung geometry na yan. So ngayon, ando doon na siya sa loob, naka-add na. Then number two is the guides. Ang ibig sabihin ng guides, if you remember from last week, yung mga bones or yung mga joints na ginawa natin, gagawa niya rin ito. Okay? Gagawa niya. Only difference is, tayo ang magseset. Unlike kanina, siya ang gumawa. This time, tayo magseset. So, first off, imperfect mesh. Imperfect mesh kasi hindi ko naman alam yung inyong mesh. Pangalawa, kayo rin. Baka meron pa kayong mga parts dyan na hindi naka-weld or hindi naka-quads. Next thing, ito. The resolution. Medyo mabigat ang 1K resolution for the rig. I mean, sa unit natin, just to be sure, let's just settle for 512 muna. Yan. Now, etong guide settings. Tandaan ninyo, class, the guide settings is for the number of bones. Sinasabi na dyan, niya dyan sa'yo. So, ang center bones niyan, mainly. Tawag dyan, tinatanong niya dyan, ilan ang gusto mong spine? So, yung katawan ng character mo, gaano mo siya gusto mabali? Para ba siyang dalire? Tatlong joints lang. Meaning, tawag dito, chest, stomach, pelvis. Ganun lang mababali yun. Or gusto mong dagdagan? Sir, gusto ko apat. Chest, ribs, stomach, pelvis. So, it's up to you. Ako, I will just initially go for the default muna, the three. Chest, stomach, pelvis. Then meron na sa neck, and then meron na rin shoulders, clavicle. Okay? So that's a total of at least five sa spine niya. Ngayon, I'll just close this. I will not need any extra hips. I will just click create and update. Pag nag-click ka ng create and update, iko-compute niya ngayon yan, class. Iko-compute niya yung iyong pinaka-character. Pag ang character mo ay galing sa ZBrush, which was experienced yesterday, galing sa ZBrush yung character niya, sa sobrang dami ng mesh, ang tagal mag-compute. That's why
it's preferable na mag-model ka muna dito. Okay? Nasa mid-poly range lang tayo. Now, I'll go to the front view. Sir, bakit ka pumunta sa front view? Kasi mainly class, sa front view natin, makikita ninyo, ito ang pinaka-guides. Meaning, this is where the bones will be coming out. And this is also where the bones are going to be connected to each other. So, makikita mo dyan, ito na yung magiging shoulder bone. And I can position it. Ipo-position ko muna siya sa front view accordingly to where the bones should be in reference to my character. Ayan. So, next, ito. Punta naman ako, sir, sa legs. Ayan. Yung knee. And yung ankle niya. Then let's say, gusto ko yung toes. Nasa gitna. Yung control. Yung kabila, we will come to that. Pero I want you to be just concerned of one side. Just be concerned of one side. We can fix the other side later. Okay? So let's say, sir, okay na ako sa front view. Okay ka na sa front view. Kung okay ka na sa front view, punta ka ngayon sa ibang view. Tignan mo ngayon sa ibang view. Let me check. Sir, dito sa front view, let's say itong yan. Tapos dito sa side view, titignan ko. Let's say ito, sir, yung shoulder. Okay, tama naman yung position ng shoulder. Yung arms or elbow. Sorry, yung elbow. I think I need to drag it a little forward. Yung wrist. Ayun, it is too forward. Lumalabas na pala siya. I'll just drag it a little para nasa gitna siya ng mesh. That's it. Titignan ko ngayon sa top view. Okay naman. Top. Atras ko to ng konti as an elbow. Okay. Next. Yung pinaka clavicle. Ito. Let me check. This clavicle needs to go forward a little. Kasi collarbone siya. Let's say here. Yan. Next, I'll go check the leg. Yung upper leg, ayun. Tama naman. Yung knee, yung tuhod. Ayun. It needs to go forward. And then yung ankle. It's positioned okay. Yung toe. I want to raise it a bit. Now, sinabi ko kanina, don't mind the other side. Just focus muna dito sa side na ito. Kasi class, titingnan ko pa pala yung spine. So, eto yung stomach. Let me raise this up. Konti. Ito yung chest. Ito yung stomach. Ito yung hips or pelvis. Okay. The neck and the head. Ito yung sa head. Okay. So, ito ang base ng neck for me. Okay. So, now, okay na ako doon. Next thing is, sir, paano yung kabilang side? Ginawa lang natin or we just repositioned this side. So, ganito gawin ninyo. Select all of it. At pagkatapos, as I've said, the rig or the quick rig menu is very understandable. Tapos na tayo sa number 2 step. Tignan mo yung number 3 step. Meron kang guide tools. So, dito nakalagay mirror left to right or mirror right to left. In our case, or in my case, dito ako sa left to right magmi-mirror. So, ito. I'll just click this and the rest follows. So, hindi ko kailangan masyadong alalahanin yung part na yun. Diba? Okay naman, pero let's say I still want this to move a bit. Select all. Mirror it again. Ayun, na-move na uli siya.
Next thing. So tapos na tayo sa step 3. The next thing to do is step number 4. Sa step number 4, gagawa na siya ng skeleton. So that means gagawa siya ng actual bones, eye case, at pagkatapos gagawa siya ng controls. Okay? Ano yung control, sir? I'll just explain it to you pagkatapos natin gawin yun. So on number 4, skeleton settings, I'll keep it at default. And then I will just click create and update. And nag-create na siya. Sir, ano yan? Kin-create niya. Yung mga yellow parts na nakikita ninyo, these are bones. Yung blue, yan ay IK. It triangulates the elbow. Anong it triangulates the elbow? It helps us move objects, or sorry, it helps us moves the bone, no, and follow or behave like an actual bone. So pag minove ko tong wrist, it is also moving the rest of the other bones. Parang sa actual bone natin. When you move your wrist, nagre-react ang elbow at shoulder. Iyon. So let's say, okay na ako doon. Now remember class, ginawa niya yung bones. Ginawa niya yung eye case. Pero that means, hindi mo nagagalawin ang bones at ang eye case. Ang gagalawin mo, lagi ito. Yung rig controls. The shapes. The circles. Yan. Okay? Now with that, ang gagawin ko na lamang is susunod ano? Yung last step, skinning. Ang skinning, ang gagawin niya dyan is itong iyong base mesh, yung polygon mo, pasusunodin niya sa iyong ano, bones na ginawa. So I will just click create and update. And there it is. Ano nangyari doon, sir? I will turn off my X-ray mode. And then I will now select one of the bone controls and drag it to a direction. At ayan na siya. The rig is done. Diba? The rig is done. So ngayon, I can now move my character accordingly. Diba? I will save it and my rig is now finished. Ano ang susunod nating gagawin after this? Palagay ninyo. Ang susunod yung gagawin after this is create test animations. Pag sinabi nating test animation class, it is like this. Yung character nyo, i-animate ninyo raising body parts. Kunyari, itataas yung paa. Then ibababa. Tataas yung kabilang paa and then ibababa. Itataas yung kamay sa side. Then, ibababa. Itaturn yung ulo. Then, babalik sa origin. Bakit? Sa palagay ninyo? Para makita kung may error yung skinning part. Yung skinning kasi, hindi tayo ang gumawa. Yung bones, tayo nag-set ng guides. Diba? Yung control rigs, susundin niya yung guides na sinet natin. Pero pagdating sa skinning part, skinning is where the vertices, the polygons of your model, follows the bones. Yun ang hindi natin makokontrol. Initially, hindi. So yung AI ang gumawa nun. Ngayon, gagawin natin
we will control the skinning. We will correct the skinning errors. Tingnan ninyo, class. Sir, ano ba yung skinning errors na sinasabi mo? For example, if I raise this up, what is happening to the mesh? Is or are the distortions correct? So, are the distortions correct? Diba? And then also, meron kayong may experience dyan. Mayroong mga bone controls na nadadamay ang ibang body parts. Kunyari, if I raise the body, diba? So, you are going to correct this. Pero before we can correct that, we need to create test animations muna. So we need to make movements para magawa yun. So gagawin ko ha, papakita ko sa inyo. So I will bring out, dito lang sa display ko, Windows, UI Elements. So let me just bring out the time slider, Windows, UI Elements, and the range slider. Windows UI Elements, I'll remove the command line. Windows UI Elements, and I'll remove the helpline. Ayan, para yun lang nakikita ko. Okay. Marunong na tayo mag-animate, ano? Paano mag-set ng keyframe? S, okay. So let's say ganito. You can plan this out actually. Ang maganda dito sa rig controls, I can select all of them. Diba? I can select all of the rig controls if needed. I can select all of them. At pagkatapos nun, I will record a starting pose. Yan yung aking starting pose. I will press S. Yun. So that's the starting pose now. Yun na. So, ibig sabihin nun, sir, whenever you click a control point, may starting pose na siya sa frame number 1. Okay? Ganun yon. Then, let's say, gusto ko, at frame number 12, tataas itong left leg niya. So, I'll just raise this up, for example, ganyan. Drag it forward. Yon. And then, let's say, I'll even move this a little bit. Yeah. So, ganyan, ano? Then, na ako ay nasa frame number 12. And then, I raised up or posed the character. And then, ipepress ko lang ngayon yung letter S. So, from there, when I drag, nagtataas baba na siya. Mamaya, nire-record ko naman eh. Okay. So, to. Then next, let's say, sir, pagdating ng frame number 24, I want the legs to go down. Ano gagawin ko? Very good. You can select the frame number 1, right-click, copy. Pupunta ako sa frame number 24 and then I can just select that foot control, right click and paste. Paste lang. Bababa na siya. So now I am just going to drag this way. Now, next, sir, paano naman kung yung kabilang foot nang itataas natin? So, dito uli sa range slider, iniisip ko kasi by 12. So, sige, I want dito, no, sa end frame number, ito yung end frame number ko dito. I want to go to frame number 36 para plus 12. Yan. Tapos, gusto ko, sir, pagdating ng frame number 36, tataas naman itong kabilang foot.
Sige. So, gagawin ko. Pupunta ako sa frame number 36. Seselect ko yung kabilang foot. And then, siya naman ngayon ang itataas ko. Oops. Raise it up. Drag it forward. And then, here. Yan. So, anong gagawin ko? To record the action. Ano? I'll just press S. So, tataas na siya, di ba? Kaya lang, palagay ninyo, may problema? Nakita nyo? Di ba? Eh, kasi sir, sinabi mo eh. From frame 1, nakarelax siya. Then bigla, pag frame 36, tataas siya. So that means, yung in-betweens, gagawin ni Maya. Habang tumataas yung kabilang foot. Di ba? Now, ang tanong, kailan ko siya gustong magsimulang tumaas? Pagkatapos nito. Di ba? So this goes down at frame 24. So ang gusto ko sana, sa frame 24 pa, magsisimulang umakyat ito. So, anong gagawin natin? I'll just select this. Diba? I'll just repeat. I'll just copy. I'll go to 24. And then I'll paste. Ayun lang. Diba? So, now, nakikita nyo, I can now start my corrections. Now, let's say, tapos na ako. For example lang, let's say, sir, tapos na ako sa aking mga test animations. How do I correct the skinning part? How does the skinning part gets corrected? Ganito lang naman. Kapag ka nasa skinning na tayo, we can now close this. I-select natin ang base mesh. Yeah. Kasi siya yung i-correct natin. Let's select the base mesh. At pagkatapos nun, I will go here class. I will switch from modeling to rigging. At pagkatapos ko mag-switch from modeling to rigging, ang susunod kong gagawin is this. Pagka-switch ko from modeling to rigging, nakaselect yung aking base mesh, I'll go to skin. And then, tignan ninyo, meron kang skin weights settings. Okay, you choose the skin weights settings. Yun. So, sa skin weights settings, ano ngayon ang laman niyan? Ang laman ng skin weights setting class ay list of bones. Dito, ang listahan ng bones. Magre-react ang skin weights, no, mag-react ang listahan ng bones by highlighting it. So, ibig sabihin nun, kapag nakaselect ang bones, mag-highlight yung mga mesh, yung mga polygons na kinokontrol niya. Mag-highlight yan. At pagkatapos niyang mag-highlight, ano mangyayari? Makikita nyo ngayon yung inyong movement. Tignan nyo class ha. Now, I will do this. Idadrag ko ngayon to to see how it behaves. So, ayun. So, sir, paano ko ngayon i-correct yan? Ganito class. Ayun o. Oh. Sa rigging, naka-rigging mode ka. Skin weights. Paint skin weights. Tapos eto, oh, yung box. Naka-record naman to eh. So you can follow along later. So ngayon, ang ibig sabihin ngayon yan, yung puti or the whiter it gets, the more it follows the bone. The lesser white or the darker it gets, the lesser it follows the bone. Ganun lang yun. Yung itim, hindi susunod.
Yung puti, yun ang susunod. Now, puti ba yan? Puti yan. Sure kayo? Hindi yan gray. Gray siya. So that means, hindi siya absolutely sumusunod doon sa bone. Kaya yung distortion niya, hindi pa mukhang tama. Okay. Now, I'm not saying you turn it into white. I'm not saying that. Dagdagan nyo ngayon yung value nun. Okay? Kaya ang tawag dito, paint weights. Pipintahan mo yan ng puti or babawasan mo siya ng puti para sumunod. Mag-distort ng tama yung iyong polygons. That's why you call it paint weights. Ngayon, tignan nyo class, ha? Eh sir, paano ko pipintahan yan? Ang paint weights, it works like a brush. So makikita mo, ang cursor mo sa tool settings ng paint weights ay brush. Now, una, saan natin ina-adjust ang size ng brush? Which is nakikita natin ngayon. So, bababa lamang kayo dito. Dito sa may ating stroke. Pag binuksan nyo si stroke, lalabas dyan ang ating brush radius. Ayan. So, let's say yung radius natin sa UI, gawin lang natin 0.25. And then, if I check, ayun, lumiit na siya. I-adjust nyo siya sa size na komportable kayo. Next, SR, saan naman ngayon i-adjust yung amount ng brightness or whiteness and amount ng darkness or blackness nitong iyong paint. Dito yan, obviously, sa opacity. Ayan. Sa opacity, tignan ninyo ha, kapag naka-opacity ka na 1, syempre puti ang lalagay niyan. Sir, bakit hindi puti ang inilagay? Kasi class, tignan ninyo, ito ay naka-zero value. So, adjust ko, let's say, to 0.5. And then, ayun o, namumuti siya ngayon. Okay? So, sir, kung gagawin ko yung 1, puting-puti yan todo. Undo. So, huwag kayong mamiloso po dito, class. Meaning, ayaw mo sumunod, puti. It will also get distorted. So, you need to blend it in. Yung tamang timpla lang. Okay? Next, sir, paano yun? Ang nangyayari kasi, pagka nilalagyan ko siya, let's say, sige, babaan natin ang value to 0.25. Sir, ang nangyayari kasi is, ang tawag dito, hindi siya kaagad sumusunod or iba yung nagiging effect. Okay? Gawin natin value 0.25. O yan. Oh. So, taasan ko ha. Gawin kong 0.5. Ayan. 0.5. Ayun, sumusunod siya ngayon. Pero paano, sir, halimbawa, kung gusto ko, dadagdagan ko lang siya. Kasi dadagdagan ko lang. Kasi ang mangyayari dyan, class, tignan ninyo, no? Even though nilalagyan ko siya ng nilalagyan, bakit hindi pumuputi yung buong lugar? Kasi ang brush mode ko ay replace. So, ang ibig sabihin ng replace, if I brush in 0.25 here, i-delete niya yung existing na value dyan at ilalagay niya 0.25. So, paulit-ulit lang yun kasi naka-replace ka. So, kung gusto mong dagdagan, ano pipiliin mo? Yung add. So, makikita mo ngayon, dyan ngayon mamumuti yan kapag naka-add mode ka. Okay? Ngayon, ang gagawin ko, sir, replace na. So, ngayon, yung existing value, uulitin niya yun, i-replace na lang. Diba? So, sir, pwede kang mag-remove. Gawin kong 0.1.
And then, ire-replace ko. And makikita mo, kakalma siya ngayon. O, di ba? So, that's how you do your brush. Now, sir, pwede ko namang gawin yan nang hindi na ako nagtetest animate? Hindi. Bakit? Hindi gagalaw ang iyong character or hindi mo ma-access ang move tool kapag ikaw ay naka-brush or naka-paint weights tool. Hindi mo magagalaw yun. Kaya ikaw ay dito sa slider, sa time slider kikilos. Yan ang mangyayari dyan. Okay? So that's the order of things. Test animate, Regen skin, test animate, and then skin paints or paint weights. Yan ang tatlong task na gagawin ninyo today. Pagkatapos nun, next week, lalakad na yan. Mag-animation cycles na tayo. Okay? So that is going to be the contents of your plate number 2. Regen skin, test animate, and then paint weights correction. May question ba? Wala naman? Ah, sige. I-stop ko na itong recording.